Bernard Santos of My Movie World. Hi, Bernard. Yes, ma'am. Hello. One quick question lang for Kim, Tony, and Derek. Personally, what elements in a horror film that will engage you to watch that film? And the silence is there. Okay. Well, siguro kasi kakaiba po talaga yung story na to kahit ako nung binasa ko yung script or nung sinabi nila sa akin na magaganap ako bilang Robin dito sa pelikula na to. Sabi ko, bakit U-turn? Anong nakakatakot sa U-turn? I mean, yun yung first instinct mo talaga, di ba? Hanggat binasa ko siya tapos nagkukwentuhan kami ni Derek, malalaman mo na kakaiba talaga yung story. I've never heard of a horror that was based around a U-turn niya. So, marami talagang horror, di ba? To the point na ang horror minsan, nagiging joke time na minsan, yung parang hindi na talaga siya nakakatakot. Pero ito right. Kasi, ang ganda ng concept na sa story, ayoko naman i-spoil. So, ayun, siguro, kahit nga ako excited na akong lumabas, gusto ko nang mapanood ang movie namin. Kasi kakaiba talaga siya. Mapapaisip ka, oo nga, bakit U-turn, di ba? Direk. Ako, for me kasi mystery film siya eh. Kumbaga, you really have to follow yung stories ng mga character and then kung ano nangyari sa kanila para maintindihan mo kung ano yung nangyari dun sa mismong multo na kumbaga nang-victim dun sa mga characters para at least malaman mo yung backstory niya. And then it's like a puzzle na kailangan mo buuin yung mga pieces. Kompletuhin muna para makita mo yung buong picture. Ah, ganun pala yung nangyari. Ganun pala. So, kakaiba siya for me na dito, hindi lang sa isang single point of view mo makikita lahat ng pyesa, ng storya. Yun. Kim? Ako naman, nakaka-engganyo sa mga horror movies is yung puzzle, yung pagdidikit-dikitin mo, yung bubuin mo yung puzzle kung bakit naging ganun. Kasi normal tao to not normal tao, ibang elemento yung tinatouch natin dito. Kung paano yung normal tao at yung element nagkita. So, yung pagpa-puzzle, kasi para pag nanonood ka ng movie, hindi lang puro gulat, takot. Nandun din yung bakit siya, bakit ganyan, bakit ganun, bakit siya pumunta dyan. Yung mga maraming bakit, kasi alam naman natin na yung ibang espiritu sa naglalakad-lakad sa paligid natin, iba, hindi pa sila fully masaya kung bakit sila namatay. May reason. And may reason din kung bakit yung taong yun, yung pinuntahan niya. All right. Thank you, guys. What's that photo that circulated kaninang umaga? Yung parang mayroon akong photo na parang you're in a sala or something tapos parang yung bintana may bilog. What's that all about? Pinost ko yung kagabi. Sa standby area namin yun, dun sa set na bahay namin sa U-turn. Nung kagabi ko pinost, tapos nag-message yung psychic ng Ate Lakam ko na nagsushoot pa ba dyan si Kimmy? Sabihin mo, wag na siyang tumambay dyan sa kwartong yan. Kasi may nakikita daw siya. Huh? Tapos, binilugan niya yung bintana. Kasi okay. Luma yung bahay eh. Luma talaga siya sa Manila yung direct, no? Sorry, nakamit pala. Yes, sa Manila, sa may Espanya. Oo, luma siya na mga senior na yung mga nakatira. Tapos yung mga tiles, luma, yung buong bahay, luma. Mapapanood nila sa movie. Doon ako nilagay, standby area. Ano daw yung maliit, PM, sinabi ba nung psychic? Sinabi nung psychic, binilugan niya. Meron daw tikbalang. Umaga talaga, Lakam, pinakita mo sa akin yan na may mata, may ilong, may nakaganyan. So, parang, ayan, nawala ako. So parang weird, may weird feeling na talaga dun sa kwarto na yun. Akala ko dun sa kama, kaya natutulog lang ako sa chair ko. Ayaw akong humiga dun sa kama.
Pero iba palang likod yung may weird feeling, yung bintana pala. Kaya ayoko din humarap sa bintana. So parang nakasilip lang daw sa'yo yung bala all throughout? Oo, ganun daw. So parang hindi ko naman nakita kasi wala naman ang third eye. Sa mga friends natin dyan na may third eye, nandun siya sa bintana. May face, may mukha, may mata. Okay lang din, hindi ko makita, hindi ko naman din hiningi. Parang naman, likod mo ba? Na parang likod. Hindi ngayon. Ha? Ngayon. What? So yun. And then nag-send pa ako ng ibang picture dun sa site na yun. May binilugan din siya. So parang ayoko na makita. Buti na lang, tapos na kayong mag-shoot. Yes, lalo na dun sa U-turn slot na pinag-shootingan namin. Okay. Ang laki ng bilog niya na hindi tikba lang pero isang malaking elemento daw. Oh no, that's scary. Naku, mukhang talagang pinaligiran na ng ano, ng katatakutan ang inyong pelikula. So we cannot wait to see. Kimi at saka kay Tony, ano yung mga pinaka-challenging na eksenang pinagawa sa inyo ni Dire? Love it. Talagang nahirapan kayo ng bongga. Ako, yung hinarap sa akin ni Direk yung mga multo. Yung wala nang takbuhan. Yung ganito talaga kami. Sabi ko, di ba? Basta abangan nyo lang yung eksena. Kasi parang sa lahat ng movies ko, hindi ko sila na face to face. Wala akong naka face to face. Meron man, pero sobrang layo. Yung Ghost Bride, yung face to face mo din yun? Or CG? Hindi yun actual. Oh, computer graphics siya. Okay. So, bawal akong gumalaw. Tapos, natatakot ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang pahika level na ako. Na parang, kailangan ba talaga natin gawin to? Di ba pwedeng camera na lang yung kaharap ko tapos yung ano. Pero, alam ko naman, ano lang yun. Pero, ang galing kasi ng pagkakagawa. Parang, iba siya. Yung parang marami ako first dito actually. First ko nakatrabaho sila Direk, sila Tony, sila JM. First kong nakasama yung mga yung multo. Mga oo. Maraming actually first. And yun, first din to na magiging digital movie. So parang first of everything. You're a frontliner. A true blue frontliner. About si Tony. Siguro yung pinakamahirap yung last taping day natin. Kasi paano to? Dati kasi nung nagte-taping kami dire-diretso, so medyo bumitaw na rin siguro ako sa character ko at sa mga pangyayari. So nung binalikan namin, medyo mas madali kasi dati yung parang nakukuha mo na yung tamang yung rhythm. So nung last day parang kailangan talagang galingan para mapakita mo nga. Ang hirap kasi na parang kunwaring natatakot ka, 'di ba? Kailangan mo kang natatakot ka talaga sa sa mga eksena. So siguro yung last day lang. Si Tony mukha kasi siyang ano, yung maingay, jologs, mukha siyang ganun na parang, pero seryoso siya. Tapos ano siya, hindi siya super English pala. Pwede ka pala mag-Tagalog sa kanya. Kala ko kasi taga ibang bansa, English, hardcore. Diyos ko, huwag na lang tayo mag-usap, Tony. Pero hindi Tony naman. Taga-adjust si Tony. So, kaya ni Tony. Ikaw, Tony. Nakatrabaho kasi si Bella sa Sino Ang May Sala. Eh, best friend niya si Kim. So, lagi niyang kinikwento si Kim, ni Bella si Kim about to us. So,
prepared ako na alam ko nakakatawa daw talaga si Kim, ma-joke siya. So, yun. Pero matagal na din akong fan ni Kim. Wow. Hindi, I mean, napapanood ko din yung mga palabas niya kahit hindi pa ako artista. Ang lagay na, Tony, sinasabi mong mas matancharat na joke lang. Ay, hindi ko sasabihin yun. Pero nakikurious nga ako kay Kim habang nasa set kami, naalala ko last taping day namin. Sabi ko, uy, alam mo, napapanood ko pa yung mga dati mong endorsements nung hindi pa ako artista. So, ayun. So, masaya naman. Masaya lahat sila katrabaho sa project na to. Thank you. Halata, parang magkasing edad lang naman kayong dalawa. Mas bata pa kaya ako kay Tony, hello. Totoo ba, Kim? Tony, totoo? Oo, may bigote na ako. Tanda-tanda ako na. Pang ilang horror movie mo na ito, what makes you turn different from other movies you've starred on? Yun nga, kanina nasabi ko na siguro yung doon na lang sa The Healing na manggagamot tungkol sa mga ganung bagay, tradition siya. Right. More on tradition, but etong U-turn, this is the now. This happens not just sa mga may tradition or naniwala sa tradition, pero lahat tayo lumalabag sa mga rules and regulations sa daan, na minsan kapag nagmamadali tayo, kahit no U-turn, U-turn tayo para mas mabilis. Di ba yung mga ganon, yung, ay, wala namang police, sige, daan tayo dito. Yung mga, this story is, di mo masasabi na karma hit. Mm-hmm. Ang karma, naniningil siya. Right. Pag mga bagay na, journalist siya eh. So, minsan may mga bagay na as a journalist kailangan natin gawin sa trabaho natin. Pero yung karma, babalik siya. And sisingilin tayo. So, yun. Iba siya. Mas tao. Mas ngayon. Walang tradisyon na sinusunod, sadyang rules lang. Alright.